What is up, guys? Okay, so today, i-share ko sa inyo itong mga bath essentials nila. Kung ano yung mga ginagamit kong soap, shampoo, cologne. Madami ding nagtatanong kung anong ginagamit kong shampoo sa kanila and soap. So, ayan, i-share ko sa inyo kung ano itong mga ginagamit ko. And may mga nagtatanong din, akala nyo guys, ginawa ko itong inumin na nila. Hindi ko to ginawa guys, binili ko to sa pet shop. And ayan siya. Meron din ito sa SM, sa mga pet shop sa SM. Ayan, meron ganito doon. And ito, pangalawang bili na namin to kasi yung una, nasira yung ganito niya. Tapos, nililinis siya. Tapos, naligan ng mainit at tubig. Tapos, nag-melt. Pero, hindi siya totally nasira. Tapos, naiinuman pa naman nila. Tapos, ang huling nasira is yung dito sa may labasa ng tubig. So, yun, kusang tumutuloy yung tubig. Kaya, bumili na ako ng panibago. And, ito yun. Dun sa unang ganito nila, magkaiba yun. Mas mahal yung unang bili ko dito. Pareho lang naman sila ng bote. Pero, yung sa ganito, mas malaki ata yung una. Tapos, mas makapit siya. Ito kasi hindi siya gaan makapit. Pero, mas mahal yun. Nasa 700 to 900 ata yun. Ganon. Tapos, ito guys, nabili ko lang siya ng 400 pesos. And, ang problema ko nga lang dito. Ayan, nakikita niyo siya. Nasa gilid siya. Na-adjust to. Dito talaga siya nakapwesto sa gitna. Ayan, dito. Kaso kapag dito, natutubigan yung dog food. Napapanis. Kaya, dyan lang siya sa gilid. Lagyan na natin ng tubig kasi uhaw na sila. So, ayan guys, nga pala, ang pinapainom ko na ngayon sa kanila, lalo ngayon summer, malamig na tubig. And ito, lagi ito nakastock dito sa kwarto ko and lagi ako nag-i-stock ng malamig na tubig dahil itong kwarto ko ay third floor. Tapos, pag ganun siya, paslant yung bubong. Kaya, ang init-init dito guys, lalo kapag tanghali na, sobrang init. Kaya, kailangan ko ng ganitong tumbler. And guys, itong tumbler na to is tumatagal yung malamig na tubig ng 36 hours. So, ayan, lagyan na natin ang tubig since nandito ngayon yung mga aso. Kung naririnig nyo ang ingay nila, nag-aaway na naman sila. Nandito silang lahat sa kwarto ko kasi nga nag-film ako. Ipapakita ko din sa inyo kung paano ko ina-apply yung dry shampoo sa kanila since hindi pa nga sila pwedeng maligo. Ang lamig pa din talaga. Guys, kanina ko pang mga tanghali ito nilagay. Yung malamig na tubig and ngayon malamig pa rin siya. And ang kagandahan dito guys is hindi siya nagmo-moist, hindi siya nagwa-water sa labas. So ayun guys, if gusto nyong mag-try ng ganito, ilalagay ko sa description box yung link. And meron silang giveaway guys. Check nyo yun. Ayan, malamig pa din siya. Oo, kita nyo. Nag-moist. And ito ay kaninang tanghali ko pa siya nilagay. Ayan, and anong oras na ngayon? 11:30 PM na. And malamig pa din siya! Abot yan hanggang bukas guys, yung lamig niya. Lagi ding malamig yung ipainom niya sa mga aso niyo kasi guys, ngayon sobrang init, baka may heat stroke sila. And nakakapag-alala din, baka mamaya kapag nagkasakit sila, walang vet, lockdown pa rin, di ba? Okay, so pag-uusapan na natin kung ano itong mga ginagamit ko sa kanila. So ayan, uunahin ko itong soap since soap yung una kong ina-apply sa kanila kapag pinapaligoan ko sila. And ito yung ginagamit ko guys, ayan. Pampered Pouch, ayan, ito yung isa anti-mange and anti-tick and flea, ayan. Guys, ito is parang nasa 70, 75, 80 lang, ganun. Rinig nyo ba? Ay, ang gugulo nyo ah. So, ayan guys, madami akong stock nito. Stock na lang tong dalawang to and meron pang isa dito. Ito yung ginagamit ko sa kanila ngayon and budget friendly lang to guys. Alam ko tong mga Pampered Pouch na brand is budget friendly lang sila. Tapos guys, ito naman, itong Vet na Derm, ayan. Meron din ako laging stock nito kasi si Macy before pa siya guys. Baby pa lang siya, lagi siyang merong mga rashes and ito yung recommended ko sa inyo guys kung merong mga pinagkagatan ng garapata, mga sugat-sugat, namumula. Ito yung ginagamit kong soap kapag merong mga rashes si Macy. Lalo ngayon guys, yung sa may puwetan ni Macy, sa may buntot, meron siyang mga
natuyo na sugat na, natuyo na siya guys. Lagi niya yung ginangat-ngat, lagi niyang kinakamot, kaya laging merong mga sugat-sugat. Tapos kapag chinecheck ko naman, kapag kukutuhan ko sila, wala naman ako makitang garapata. Ayun nga, feeling ko baka mamaya sa init, ganon. Ito yung sinasabon ko din kapag merong ganon si Macy. Mga after ilang days, ayun, natutuyo siya agad. Kaya ayan, guys, mag-ingat kayo sa fake nito. May mga fake nito and bumili kayo sa mismong vet, sa mismong pet shop, huwag sa kahit anong ano lang. So ayan, basta guys, mag-ingat kayo kasi merong fake nito. Ayan, Vetnoderm guys. Ito is parang mga 90, 95 to 100 lang. Mas mahal siya guys. After ng soap, ibababad ko yun ng mga 5 to 10 minutes and aandlawan ko. Tapos after nun, shampoohan ko na sila. And itong shampoo na ginagamit ko is si Saint Roche. Saint Roche ba guys? I-correct nyo kung tawag yung sinasabi ko. Basta alam ko, Saint Roche. Meron pang isang tawag dito eh. San Roque. Si San Roque to. Ayan yung image na yan. Si San Roque. San Roque in Spanish ba? Ganon. Tapos si Saint Roque in English. Ayan. Patron siya ng mga dogs. And kapag may mga sakit sa mga dogs ko, sa kanya ako nagpipray. And ayun guys, search na lang. And ayan. Ito yung ginagamit ko sa kanila. At ito ay 1,029 ml. And ito ay parang nasa 600 to 700, mga ganon. And ang laki niya. Tapos, ang tagal ko na itong ginagamit, guys. Ito laging binibili ng nanay ko kasi mabango siya. And ito, yung amoy nito is amoy pabango ng lalaki. Ayan, amoy pabango siya ng lalaki. Basta mabango, guys. Binababad ko din to ng mga 5 to 10 minutes. After nilang mag-soap, ito naman, ayan, binababad ko din ng 5 to 10 minutes. And so, yun, na-unlawan ko na sila. Tapos, after naman ng shampoo, conditioner naman, ayan, parang tao lang din, guys. Ito naman yung ginagamit kong conditioner sa kanila. Ito ay brand din ng Saint Roche. Ayan, ito ay nasa 365, mga ganon. Nasa 300 plus siya. And ito ay Happiness, ayan. Ayan, konti na siya, paubos na siya. And ang problema ko lang dito, guys, maganda to, guys. Malambot siya sa, ano niya, sa balahibo. Pero yun nga lang, parang mild siya. Itong Saint Roche na to, guys, is ano lang, mild lang yung amoy niya. Hindi siya ganon katapang. Kung sensitive yung pang-amoy nyo, ito, recommended ko to sa inyo guys, yung Saint Roche. Ayan, mild lang yung amoy niya and mild lang siya kapag in-apply sa mga aso. And ito naman, yung conditioner is mild lang siya guys, hindi siya ganun katapang. And ang problema ko lang sa kanya is, ito, yung pang-pump. Ang hirap niyang, mahirap makuha yung product. Lumalabas siya, pero kapag babalik na siya, hindi siya ganun kaagad bumabalik. Tapos basta ang hirap niyang ipump. So ayun yung lang yung naging problema ko dito sa conditioner na to. Since paubos na nga ito, ayan, bumili yung nanay ko pa ng isa pang shampoo. Sinubukan naman namin tong BioPet. Ayan, nakalimutan ko na kung magkano to kasi si nanay yung bumili. Ayan, BioPet conditioning shampoo. And ayan, maganda din naman daw siya. Nung pinaliguan kasi si Macy, hindi ako yung nagpaliguan nung ginamit to. Pero sabi ng nanay ko, maganda and mabango. Pero, subukan natin. Ah, mabango nga. May fruit with apple scent. Amoy apple nga. So, ayan, mabango. Pero, ano, mas mild lang talaga yung amoy na tong Saint Roche. Ito is, ayan, sobrang bango niya. Kung gusto niyo yung maamoy talaga, makapit sa balahibo, ayan, go for BioPet, ayan, mabango siya. Kapag hindi naman sila naliligo, guys, pinapaliguan ko si Macy si Reese's ng mga 2 to 3 times a week. Ayan, kapag tinatamad, 1 hanggang 2 beses lang, ganyan. Minsan lang tumatatlo. Pero ngayon, hanggat maaari, 2 beses sila dapat paliguan kasi nga mainit. And ayan, kakaligo lang nila nung isang araw, si Macy tsaka si Reese's. Tapos, yung mga tuta, ina-applyan ko lang sila ng dry shampoo. Ayan, Saint Roche din yung ginagamit kong dry shampoo sa kanila. And, ang bango na to guys, promise. Bango-bango, may baby. Ayan, ito lang yung ginagamit ko sa aking mga tuta. Since bawal pa silang maligo, ito yung ina-apply ko sa kanila. And, ayan na guys, grabe, tignan nyo. Puro ngat-ngat na. Dumaan to kay Reese's, ayan, pinagngangat-ngat lang. Ayan. Hinangat-ngat din to ni Macy kapag nakikita nila sa lapag. So, ayan, ito yung ginagamit ko sa kanila kapag hindi sila nililigo. Safe to, guys, gamitin kapag everyday. Ayan, safe siya gamitin everyday. Nakalimutan ko na kung magkano ito, pero ilalagay ko dyan yung price. So, ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ina-apply itong... So, ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ina-apply ito. Ang gulo na ng kwarto ko, guys. Grabe! Ang kukulit niyo!
So ayan, ito din yung ginagamit ko before, Pampered Push and Fabulous Dry Shampoo. Ito kasi guys, na-expired na sa amin, hindi na ginagamit. And konti na lang yung laman nito guys, paubos na. And na-expired na siya, kaya hindi ko na ito ginagamit. Kung gusto niyo naman ng ibang brand, ayan, try nyo din to. Sa Kolow naman, kapag napunasan ko na sila, tapos tulad ko naman nalalagyan, yes, itong cologne, ayan, Japanese Blossom. Ito is parang, wala pa ata siyang 100. Ayan, Pampered Pooch din to. And, guys, grabe, ang bango nito, sobra. Ang bango-bango nila, misi kapag nilalagyan ko na to. And wala na din siyang pang-pump. Ayan, dahil nginat-ngat nila ng nginat-ngat, ayan, nawala na. And ang ginagawa ko is, ganito lang, tapos ipapahid ko sa ano nila, sa balahibo. Tapos, ang ginagamit ko namang suklay is ito, ayan, bigay lang to ng aking tita, pero ang ginagamit ko talaga suklay sa kanila, guys, is suklay pang tao. Ayan, before, ito yung ginagamit ko, pero ngayon, hi! Ngayon, ito na yung ginagamit ko. Bigay ito ng tito ko. Inorder niya ata sa Lazada. And ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ina-apply ang dry shampoo sa kanila kapag hindi sila nakakaligo. Guys, nga pala, masama silang laging pinapaliguan. Ang sabi ng vet, mga 2 beses nga lang sa 1 linggo. Bawal siya inaaraw-araw. Kasi si Maisie pa lang yun nandito, wala pa si Reese's, wala pa yung mga tuta. Si Maisie pa lang yun nandito. Araw-araw ata siyang napapaliguan. Parang ngayon, tapos bukas pahinga, tapos sa 1 araw liliguan siya. Ayun, ganun yung routine na ginagawa namin sa kanya. Kasi lagi namin siyang dinadala sa kwarto. Gusto namin mabango siya. So ayun, bawal pala yan guys. X, bawal yan guys. Bawal. So ayun, papakita ko na sa inyo kung paano ko ina-apply itong dry shampoo sa kanila. Ayun nga pala, kaya kami napabili ng dry shampoo kasi nga, diba, lagi namin pinapaliguan si Macy. So yun, nag-suggest yung vet na bumili kami ng dry shampoo para hindi laging napapaliguan si Macy. So ayan, lagi na kami nabili ng dry shampoo para pag hindi sila naliliguan, dry shampoo na lang yung gagamitin and para na din silang naligo nun. So ayun, simulan na natin. So ayun, uunahin natin si baby girl number 1. Kanina pa siya dyan sa hita ako, natutulog na siya. So ayan, hahawiin ko muna yung mga balahibo and irerekta ko sa anit nila. Tapos ayan, spread lang natin. Ay, nako, itong batang to, ginugulong mo yung equipments ko, ha? Ba't ka nandyan? Aba? Aba, sumasalit ka pa? So, ayan guys, huwag nyo kakalimutan yung mga paan nila, tsaka yung kamay nila, kasi ayan yung unang dumidikit sa floor, ayan yung unang nadudumihan sa kanila. Tulog na siya, oh. Tulog na ang baby. Hoy, ang ingay nyo, ha. Guys, pagpasensyahan nyo na yung maiingay dahil lagi na silang nagrarambulan ngayon. Sarap na sarap siya, oh. So, ayan, after kong i-apply yung powder, yung dry shampoo, susuklayin ko naman sila para kumalat yung powder sa katawan. Ayan, sa mukha, hindi ko na nilagyan kasi baka maanuhan yung mukha nila tsaka yung ilong. Ayan, suklay-suklayin na lang natin. Para siyang baby, no? Ayan, parang ayaw na niyang bumaba. Ikaw, next ka na. Makulit ka. Kulit-kulit mo. Ayan, guys. Naglagay ako ng basahan sa ano ko. Ikaw, ang kulit-kulit mo. Ay, nako. Kulit. Ang kulit naman yan. Guys, huwag niyo talagang kakalimutan yung mga paan nila dahil ayan, nakakatapak sila lagi ng ihi. Kapag iihi sila, natatapakan nila. Kaya sila nabantot. Ayan guys, hawiin niyo yung buhok. Huwag niyo siyang basta i-spray sa balahibo. Spray niyo siya dun sa mismong anit.
yung mismong skin. Ay, huwag ka makulit. Hindi ka pa nga mabango eh. Kulit-kulit mo. Diba guys, ang lalaki na nila, ang kukulit na nila. Ang kulit, ang kulit, ang kulit. Bango-bango mo lang. Sarap mo nang yakapin. Hindi ka na amoy ihi. Hindi ka na amoy mabanto. And so yun lang guys. Ayan ang bango-bango na nila. Ang sarap na naman nila halik-halikan. Bango-bango na. Bango-bango na niya. Bango-bango na. Hindi na amoy ihi. Hindi na amoy mabantot. So, ayun lang guys. I hope you guys enjoyed this video and give me a thumbs up. Kung meron pa kayong mga gustong i-suggest dyan guys, i-comment nyo lang dyan. And gagawin natin yan. And so, ayun lang guys. Bye! 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 Bye guys! Nakakagigil, ang bango-bango na yan. Bango-bango na, bango-bango. Bango-bango na yan. Bango-bango na.